merong nag-trending na babae, kung di ako nagkakamali, sa Al-Khobar, Saudi Arabia. Alam niyo kung ano ginagawa niya? Nagti-TikTok siya sa loob ng masjid. Nagti-TikTok, lalagay ka cellphone sa harap mo, tapos magsasasayaw ka, TikTok dito, TikTok doon. Actually, hindi naman yung TikTok may kasalanan, hindi naman yung apps eh. Kaya sumasayaw siya. At as usual, umani ito ng maraming komentaryo at karamihan ay, of course, negative, bad comment. Mag-ingat ka, wala kang kwenta, blah, 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 makasalanan ka, and so on and so forth. So alam natin, Saudi Arabia yon. Bakit mo gagawin yon? Either musalla yon, di ko alam, or masjid, pero mas malamang sa musalla, isa siyang maliit na salahan. Sa isang lugar, hospital yata, Allahu alam, di ko alam. Nabasa ko lang yung comment mula kay shoutout kay Brother Casey, kaibigan ko na nasa Saudi Arabia, da'iya doon, isang vlogger, YouTuber, at nabasa ko sa comment niya na ito ay under investigation na, yung babae na yon, kasi nag-trending eh. Kumalat siya sa kamusliman at yun nga, umaani na siya ng maraming pambabatikos. Ang sabi, ito daw ang mga possible na hatol sa kanya pagka doon siya na huli. Okay? Number one, 2 to 5 years imprisonment with lashes, deportation, and total black in all GCC, yung Gulf Club, Gulf country to eh. Middle East country. Bigat, no? Bakit? Eh, nag-TikTok ka sa masjid eh. Di mo ginalang yung masjid eh. Or, pwede rin daw possible death penalty. Ah. If given that they have committed more than that video. Kung mas humigit pa doon. At, para sa inyo, ano sa dalawa ang dapat ihatol sa kanya? Eh, nagtanong si kaibigan kong Casey. Kung ako tatanungin, sabagay ang magdidesisyon doon yung may jurisdiction doon. At maraming beses ko na tinalakay yung jurisdiction, hindi ka judge ng particular na korte. Kung judge ka doon, nasa sa iyo ang responsibilidad sa balikat mo. Pero kung hindi ka judge doon, I'm sorry, wala kang, pwede mo siyang pagsabihan, reminders, pero other than that, hindi ka pwedeng humatol. Malinaw, no? Kung ako, halimbawa dito nangyari yun sa Masjid Ibn Abbas at ako ang imam dito at tinanong ako, ano sa dalawa ang papipiliin? Ang pipiliin ko dito ay number 3. Walang 3 eh. Mas malaki posibilidad ito ay palagpasin ko. Oo. At hindi slashes, hindi deportation, hindi death penalty, wal'iyadu billah. Bakit? May natatandaan akong hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, A'rabi. Ano yung A'rabi? Badu. Ang Badu o ang A'rabi ay isang netibong Arabo na sa disyerto nakatira, bibihira pumunta sa syudad. Kaya malakas ang boses, lalayo ng bahay nila eh. Hala, wallah! Kemal hal! Sakfayin! Ganon sila, sumisigaw sila kahit na malapit ka kausap. Tapos, kumbaga sa atin, mga taga-bundok, mga netibo natin, Ita, Negrito, iba lang pa, mas harsh sila doon kasi ang paliwanag nila dahil yung panahon nila doon, klima nila mainit, kaya mainit din silang mga tao. Itong Arabi na ito, umihi sa masjid. Imagine, masjid na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi nag-TikTok, hindi nagmura, ano ginawa? Umihi sa masjid. At syempre, galit na galit ang mga sahaba, bubuntalin siya, sasaktan siya. Anong sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Da'u. Ayan nyo, ayan nyo. Sabi ng mga scholar, kasi huwag mong pigilan yung taong kasalukuyang umiihi, magkakasakit. At totoo ito, scientific. Medically, pag inatras mo kaagad yung pag-ihi mo, oh, baka mag breakdown yung mga internal organ mo, yung kidney mo, o kung ano mang meron sa'yo. Iyaan nyo. May kinalaman yung pag-ihi sa activity ng damdamin ng tao, no? So, iyaan nyo. Hindi mo bibigilan kung iisipin mo. Magkakalat yung najis. Iyaan mo, maihi pa eh. Baka mamaya pag pinigilan nyo, pag sa inyo pa matapat yun, mas malaking problema. So, iyaan nyo dyan. Iyaan nyo.
Okay? Nung pagkatapos, subhanallah, tingnan nyo, hikmah na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, ya akhi, kapatid, ang masjid ay bahay dalanginan. Dito tayo nagsasala, humihingi ng tawad, nagpapasalamat kay Allah. Ah, ganun ba? Nakita niyo yung wisdom? Ah, siguro honest mistake, hindi niya nalalaman ang mga bagay-bagay sa paligid at nakuha ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung puso niya bil hikma, nagkaroon ng hikma. Ang sabi ng Arabi na to, Allahumma arhamni wa Muhammada. Ya Allah, kaawaan mo ako at kaawaan mo si Muhammad. Wala tarham ma'ana ahada. At kami lang ang kaawaan mo, wag na sila. Hindi sila ipinagdua eh. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kad taharrajta alwasi'a wa kad dayya'ta alwasi'. Dayyaqta alwasi'. Alam mo yung malawak, pinasikip mo ika. Pinasikip mo ika. Malawak ang awa ni Allah, nagdua ka ng awa, tayo lang, hindi mo sila sinali, e bubuntalin nila ako kanina eh. Nakita nyo, ang akin, siguro perfect timing to. Anyway, tingnan nyo yung conclusion ah. Kaya ako sinasabing, hindi ako agree na i-bash yun eh, yung nag-TikTok. Okay, siguro yung iba, bala sila, mag-bash sila. Pero bakit? Tandaan natin, maaring hindi nila kasalanan yung tingnan. Narinig nyo ako na sinabi ko? Yung mga nagsasayaw dyan, nagtitiktok dyan, ikaw Muslim, palaaral ka ng Islam, mataas pa na ng palataya mo, nakikinig ka ng mga lecture palagi, advance ka, mahigpit ka sa Islam, alam mo ang haram, alam mo ang halal. Okay. Mashallah, barakallahu fik, zakallahu khair, ganyan ang upbringing mo sa Islam. Pero may mga tao sa labas na hindi ka naman nila kalaban sa Islam, pero hindi ka tulad mo mag-isip, para sa kanila, wala masama dito ah. Wala masama dito ah. TikTok, wala masama. Yung ibang tao, hindi masama yung alak eh. So yung sobrang haram. Yung ibang tao, ibig sabihin, hindi kayo pareho ng natutunan. Baka, pag kinausap siya, alam mo sister, ang masjid dito kami nagdarasal at bawal sa amin yung pagsayaw, yung mahalay na kilos. Sana wag mo gawin dito. Ay, sorry. Baka, posible. Kesa kung tingnan nyo ang mangyayari. Kung lahat ng kamusliman, ilan tayo? 2 billion? At nag-react dito, ibinash yun, walang yaka, wala kang kwenta, minapastakan mo masjid natin. Sa tingin nyo, lalapit pa sa Islam yun? Baka makakita ng lang Muslim yung kakaripas na yun. Ito na yung mga taong galit sa TikTok. Sana makuha niyo yung point na wala naman talaga siguro siyang kasalanan doon. Allahu alam, di ko siya pinagtatanggol. Pero kung sa akin yun, naiatang, ba dito niya ginawa sa Masjid Ibn Abbas yun, ay baka mapalagpas siya at kuhain ko ang pagkakataon na siya ay maturuan sa Islam. Allahu alam. Okay? So sa mga nagbabash doon, siguro ang mas mainam magturo kesa bumatikos.